Sa panahon ngayon, napakahirap ng maghanap ng totoong pagmamahal na handang magsakripisyo, tanggapin ka o handang makipagsapalaran kasama mo sa hirap at ginhawa. Dahil sa mas tumitinding tukso at tentasyon sa paligid, maging na mga pansariling pangangailangan at hindi matinong pananaw o pagpapasya sa buhay. Kung nahanap mo na sa karelasyon mo, ang ilan sa mga katangian na babanggitin ko ay huwag mo na itong iwan, saktan, balawalain, bitawan o pakawalan. Oo, madaling maghanap ng karelasyon, pero tandaan na napakahirap maghanap ng taong pangmatagalan o handa kang mahalin at pahalagahan sa kabila ng iyong kakulangan, kawalan at kapintasan. Una, may positibong pananaw sa buhay. Yung tipong mas pinapahalagahan niya ang bagay na meron siya at hindi ang wala. Mayroong maganda at positibong pananaw sa mga bagay-bagay. Mas hinahanap niya ang solusyon kaysa sa humanap ng sisisihin o magpadala sa tindi ng emosyon. Maswerte ka na kung may partner kang understanding, dahil kahit anong problema na ibabato sa inyo ng mundo, makikita lamang niya itong pagsubok, at sa bawat pagsubok ay pipiliin lamang niya ang lesson mula doon upang mapagtibay pa ang inyong relasyon. May kasabihan ngang, kindness and generosity are the keys for long-lasting relationship. Kapag nasa partner mo na ang mga katangiang ito, ay tiyak na mas magiging open o komportable kayo sa isa't isa na ma-manage yung weakness ng hindi nagkakasalitaan o nagkakasakitan o palitan ng masasamang salita. Ang mga katangian na ito ang dahilan to overcome conflicts and to maintain a healthy relationship. Yung tipong kaya niyang i-manage o i-balance ang trabaho, relasyon at pamilya niya, o pagsabayan ito nang hindi siya nasisira o nahihirapan. Karaniwan, sila yung mga taong may mataas na emotional quotient o tinatawag nilang emotionally intelligent. Madalas din silang overthinkers kasi sila yung mga taong pinag-iisipan muna nilang mabuti ang isang bagay bago nila pagdesisyonan o huskahan ang isang bagay. Iniintindi muna ng mabuti ang bawat panig para sa kaayusan ng inyong koneksyon. May positibong pananaw sa buhay ang partner mo kung hindi sila basta-basta nagpapadala sa emosyon, at mayroong great sense of social skills, empathy, and compassion to other people, lalong-lalo na ng kanilang kapareha. Yung tipong sa dinami-dami ng dahilan na dapat kang iwan o bitawan, mas pipiliin o hahanapin pa din niya yung nag-iisang dahilan para mag-stay na mahalin ka araw-araw. Ikalawa, sinusuportahan ka sa physical at emotional na growth mo. Sinusuportahan ka niya sa pag-aaral, hilig, trabaho o sa mga bagay na ikasasaya at ikabubuti mo. Mararamdaman mo ang assurance niya na wala kang dapat ipagselos o magkaroon ng duda dahil ikaw lang ay sapat na. Maliban sa physical growth, naaasahan mo ding andyan siya sa panahong nawawalan ka na ng pag-asa o kasiguraduhan sa mga desisyon mo sa buhay. Laging handang makinig sa mga istorya ng iyong buhay o personal problems. Yung hindi mo na kailangang ipaalala na kailangan niyang mag-update, you are both willing to experience new things together to strengthen your emotional bond or attachment. Yung kaya niyang maging masaya sa kahit na maliit na bagay at hindi maluhos sa relasyon. Yung may kalayaan at kapayapaan kang sumali o makasalamuha sa iba dahil sa may tiwala siya sa'yo. Tandaan, if your partner truly love you, hindi mo na kailangang pagsabihan siya para magbago. Dahil kung talagang mahal ka niya, sabihin mo man o hindi, handa niyang baguhin ang mga mali niyang nakasanayan at magbago to become the better for you. Ikatlo, tanggap niya ang flaws at imperfections mo. Tandaan, acceptance is very essential sa isang samahan. Kaya kung ang partner mo ay tanggap ang buong pagkatao mo, ay totoo nga namang dinaig mo pa ang nanalo sa loto. Sa panahon ngayon, mahirap o isa na lang sa 1,000 tao ang kaya kang mahalin unconditionally dahil sa mga makamundong pagnanasa at pagpapala. Kung baga, you are the apple in his or her eyes. Ikaw lang ang
pogi o maganda sa mata niya. Long distance man o magkasama, ay makakaasa ka sa loyalty at pagiging faithful niya na you are the one for him or her. Yung tipong tanggap niya ang kapintasan mo, age gap o pagkakaiba na estado niyo sa buhay na nagpapatunay lamang sa kasabihang love is blind. Because when you fall in love with someone, everything is perfect, every moment is magical. Yung tipong pagkasama mo siya, parang ang bilis ng oras na gusto mo nalang ihinto dahil sa sobrang saya ng nararamdaman mo. Pero tandaan na hindi lang spark o kilig ang dapat batayan ng relasyon, kundi ang pagkakaroon ng mutual respect at understanding sa bawat isa. Yung handang upuan o pag-usapan ang problema, handang i-compromise ka at pakinggan ang side, thoughts, ideas, feelings, opinion mo tuwing nakakaranas kayo ng problema. Nagpapataas din ito ng self-esteem ng bawat isa dahil sa mayroong kang freedom of speech sa karelasyon mo at mahalaga ka sa isang relasyon. Handa kang samahan at tulungan upang maitama mo ang pagkakamali mo at nararamdaman mo na sa piling niya mas nagiging mabuting tao, anak at partner ka. Handa siyang pag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal, pamilya at sa adjustment ng relasyon. Ang saya, di ba? Kung ang taong kasama mo ay patas sa inyong relasyon, in a way na hindi mo na kailangan magpanggap at hindi mo na kailangan questionin ang kakayahan mo dahil mahal niya ang lahat sa'yo. Ika-apat, simple ngunit maayos sa sarili at sa bahay. Yung simple lang at marunong makibagay sa ibang tao na kahit saan mo siya dalhin ay tiyak na hindi ka mag-aalala dahil siya ay karespe-respeto sa kung paano siya manamit, magsalita at makitungo. Yung proud siya sa'yo, may marating ka man o walang mapatunayan sa buhay ay hindi big deal sa kanya pero willing kang tulungan para sa ikaangat at ikauunlad mo. Yung deserve ipagmalaki pero down to earth o napaka-humble na tao. Maswerte ka na kung ang partner mo ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Isa din sa nakakahanga ay kapag ang girlfriend o asawa mo ay malinis sa katawan. Sabi nga nila, sumasalamin daw ito na mayroon siyang pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili niya. If your partner love yourself, mabibigyan ka din niya ng totoong pagmamahal. Tandaan din na ang kagandahan o palabas ninyo ay pansamantala lamang, kaya hanapin mo yung may malinis at magandang kalooban. Yung may alam o masipag sa gawaing bahay dahil isipin mo ang future kung saan kailangan mo din ng kaagapay sa pagpapatibay ng pundasyon ng inyong tahanan. Piliin mo yung taong hindi lang pwedeng maging mabuting asawa kundi isang responsableng tatay o nanay na magiging anak mo. Ikalima, may takot sa Diyos. Ito ang pinakamabisang batayan sa pagpili ng isang karelasyon dahil ang taong may takot sa Diyos follows everything, both good deeds and values. Kung ang karelasyon mo ay may takot sa Diyos, tiyak na ang kabutihan mo ang palaging isa na sa alang-alang niya at makakasigurado ka na hindi lang siya tapat magmahal, kundi may matinong pagkatao at matibay na paninindigan sa hamon ng buhay. Tiyak na mapapabuti ka sa karelasyon na ganito dahil mas mapapalapit ka sa Diyos at may lalayo ka sa paggawa ng kasalanan. Tandaan, ang relasyon nyo dapat ay nakasentro sa pagmamahal nyo sa Diyos dahil ang pag-ibig ay isang banal na regalo mula sa Kanya at siya din ang may hawak ng inyong tadhana. Kaya kung binigay na sa iyo ang tamang tao, ingatan, protektahan, at give your best para ikaw yung maging better person sa taong yon. Piliin mo yung taong may matibay na paniniwala sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon upang ang pagmamahalan nyo ay hindi lamang sa ngayon, kundi hanggang sa ikalawang buhay kung saan kasama ni Jesus. Pero bago natin tapusin ang video nito ay mag-iiwan lamang po ako ng isang makabuluhang payo na sa pag-ibig ay walang perpekto, walang ligtas sa sakit at sa pagsubok. Dahil kung walang pagsubok, hindi kayo titibay at hindi nyo masusukat ang lalim ng pagmamahal nyo sa isa't isa. At lalong-lalo na, hindi nyo malalaman ang kahulugan ng tunay na pag-ibig na kagustuhan ng Panginoon.
Tandaan, hindi ibibigay yan sa'yo kung hindi mo kayang lagpasan o kung walang pag-asa. Kaya nararapat lamang na sa pagpili ng karelasyong panghabang buhay ay nakabatay sa salita ng Diyos para sa huli wala kang pagsisihan ngunit pagpapasalamat sa lahat ng biyayang inyong pinagsasaluhan. Should be alone. I will make him a helper as his partner.